Gadget. This is K Gadget Clinic. May bago na naman tayong project na gagawin. Ito yung Oppo F9 Deadbolt. Ito, deadbolt po siya. So, ang gagawin natin dito is i-revive natin yung unit. Ang cost po nito kadalasan yung puno yung pinaka storage, tapos lagi ka pa ng lagay. Yung isa naman na basta hindi siya shorted at na-detect pa naman siya sa computer, kaya pa siya. So, tara, simulan na natin. So mamaya ipa-flash ko sa screen yung pinaka pin out na ginamit natin sa kanya para makita nyo din. So ito, isa to sa pinaka makunat gawin at mahirap gawin. So gawin na natin, ano? Ang gagamitin ko rito is tatlong gadget, ano, kasi patay siya, kailangan muna natin siya may backup, at kung di naman natin kayang may backup, i-re-repair na lang natin yung kanyang partition. So video muna, video. Pasensya na kayo at malakas na ang hinig ko, ha. So kailangan masigit ko na hindi nagdikit yung hinang mo, kasi baka mamaya pag magdikit automatic yan,
t-shirt na yun. So, okay naman yung inang. Kapit natin yung ito. Nak, huwag ka maingay, nak. Ang ginamit ko is si J Tag. Doon sa vlogs ng Bruce Cruz, isa ako doon sa isa ako doon sa technician na nakagawa ng phone, tapos i-vlogs nila yung tawag dito si Jeremy Barrera at yung si Russell. So dahil yung video na yun nasa SM pa ako, baka naman ngayon po, nag-pull out na po kasi ako sa SM. Nag-refer na lang ako dito sa aking bagong shop sa Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. So, yun o mga kagadget, dahil sa COVID, nag-pull out talaga ako dito sa program na yun. So, kaya home base na lang, parang home base na lang yung refer ko ngayon. Sa mga customer ko dito sa YouTube channel ko, pwede nyo pong kontakin sa number ko. Ilalagay ko doon sa description ng video at saka yung bago kong address na nilipatan. Pwede nyo rin akong kontakin sa aking FB or sa Instagram at sa Twitter. So tara, start na tayo. So una, check muna natin yung partition ay yung phone kung nade-detect pa. So, nade-detect pa naman siya. Kaso, so, may kita mo yung error niya is eto. Tapos, CNT timeout. Ayan. So, wala na yung AMNC niya. So, ito try natin siyang i-fix.
Stop na natin yan. Lahano na niya eh. Halaga niyan, bilis ka. So, dun sa, ano, isa pa po sa paalala ko, sa pagtatanggal po ng password nito, ma'am, sir, sasabihin na po namin, hindi po ito katulad nung nakikita niyo sa internet na yung hard reset po. Pindutin lang ng daliri at kamay, okay na. Ito po, napakahirap po ang pagkatanggal ng password nito. Pwede siyang via JTAG, pwede siyang via test point, at pwede siyang via online. Sa via online po, may puhunan po. Yun yung tinatawag namin na online remote service. Nag-range siya ng mga 2K to 2K. So, kaya kung kayo may cellphone na Oppo, Vivo, o kahit anong brand na may bagong OS ng Android, iwasan na po natin yung maglagay tayo ng account na hindi naman natin kabisado yung account, yung password. Dapat po, kabisado nyo talaga yung password. So, kaya sa ngayon, dapat nag-ingat na po kayo sa paglalagay ng account. So, unang gagawin natin is i-re-refer muna natin yung kanyang bad health siya. Try natin i-refer. Hanggat maaari, kung pwede nyo i-backup yung unit, i-backup nyo. Lalo na kung nakalogo lang siya. Para in case of emergency, pwede nyo siyang ibalik sa dati. So, ito po, ayun o, bad end. So, kailangan mapanormal natin yan. Hindi man natin mapanormal yan, pwede natin mabuhay yan. So, balik tayo dito ay... Dapat inangat yung CPU. Na yung pinaka-partition niya, no?
Hindi ako marunong, dapat bumala pa ako sa pangalan. Kana naman. So, dito, ang lalagay natin dito is 128MB then main. Lagay natin yung ating firmware na dinump. Isa-isahin nyo na lang kasi mas maigi na yung isa-isa. Tapos, balik nyo uli yung 128. Tapos, write natin. Kahit may error yan, basta matapos nyo yung rewriting, okay lang yan. Natin yung 12MB niya. Green. Thank you.
Okay lang yan kahit maraming error. Basta mahalaga mag-plus lang siya. Tayo doon sa suit. Then, punta tayo kay MMC. Change natin to sa 12. Then, detect natin. So, magkano kaya sa screen? Ano model ba? D7 Plus. D7 Pro o Plus? Plus. Sunset yan, Jeff? Ano ang sunset? Isang buo. Papalitan. Order lang po yan. Kasama na itong ano, yung pinakasalan niya. 3-5 po. Wala galing unit? Oo, oh, wala. After noon, pumunta tayo sa SW partition. Dito muna tayo sa custom operation. So, format natin yan. Done. Then, try ito sa custom partition. Set natin as 8N. Tapos, bigyan natin siya ng check. May error man na lumabas, okay na yun. Okay, matawag. Then, type natin yung password. Confirm. Kailangan capital letter siya. Then, write natin. So, yan. Nakita nyo, on na siya. Pero, failed yung hardware niya. Okay lang yan. Huwag yung kabahan dyan. Punta tayo dito kay Flasher. So, gagawin natin kay Flasher is try natin i-write all region. So, yan. Run natin ang siyempre magkakaroon ng error yan. Kailangan lang natin na ibalik yung firmware niya doon sa unit. Pag-scan natin mamaya. Pag naibalik na natin yon, pwede na natin siyang i-flash. Thank you.
kasi nag-disconnect tong unit kaya ang flashing niya patigil-tigil. Tapos nilalabas niya yung error na yan. So pag nag-connect ulit yung unit, tuloy-tuloy lang. Basta ang mahalaga huwag mo siyang walang mapatid na wire dun sa connection and maputol tong, ay bunutin mo yung USB. Kasi yung pinakamatagal lang dyan i-flash, yung room 1. Yun lang talaga. So yung room 1, pina-exe ko lang siya. Pinompress ko lang siya as 128 para mabilis i-flash. Ma-detect siya ulit sa computer. Tapos na pala. 1, 2, 3, 4. Isa ba? So, tapos na. So, ang gagawin natin, tayo natin ulit. Ulitin. So, yun. Meron na siyang, ayan, may system na siya. Balik tayo ulit kay Flash. So, di ba kanina walang firmware na lumalabas? So, dito tignan natin kung may firmware na. Punutin muna natin. Set natin ang 2.8, then lagyan natin ang repartition, sasak natin yung unit, then check natin yung PMMC. So, diba? Ayan na, lumabas na siya, diba? So, firmware not found, kasi kinompress ko lang to, maliit lang tong ano, kumbaga nirepair ko lang yung pinaka-partition niya. So, ang gagawin natin dyan is punta tayo kay MRT. So, baklasin natin yung si unit. Dito, pagbaklas natin kay unit, ang iiwan lang natin is si TDO. Ayan. So, si TDO yung magiging susi natin para kay MRT. Gagamitin ko is si MRT dangle para sa cold flashing niya. Select natin yung OPPO tab. Tapos, pag na-select natin yung OPPO tab, punta tayo kay F9. Then, right flash. Load natin yung ating scattered file. So, pagka-load ng scattered file, flash nyo na lang. Tapos, connect natin tong pinaka-test point. So, wala. Kailangan matanggal nyo agad yung ano, yung pinaka ano nya, yung pinaka, ayan, wala.
na. So, antayin natin matapos yung flashing na yan. Kailangan kasi paglapag nyo yung ano, mabunot nyo agad siya pag nag-run. Kasi pag hindi yan nag-run, magpipail dyan, hindi yan magtutuloy. So, kailangan mabilisan yun. So, waiting na lang tayo matapos yung ano yan, yung part na yan. Yan, sa mga may JTAG yan. So, ito na yung solusyon na matagal nyo nang hinahanap-hanap. So, after nyan, kailangan nating buhayin yung unit. Then, pag nabuhay natin yung unit, i-config naman natin siya para doon sa IMEI. Kasi siguradong null yan. Null ang IMEI niya. Ulitin ko po ulit, no, mga kagadget, doon sa mga previous video ko na nasa SM po ako, nag-pull out na po ako sa SM, lumipat na po ako ng ibang pwesto. Ang pwesto ko po ay nasa Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. So, yung mga customer ko na nandito sa vlogs, naka-subscribe sa akin, contact me on my number, cellphone number, i-drop ko dyan sa description ko, description ng video, then description ng video ko, tapos pwede nyo rin akong kontakin sa FB account ko, Instagram account, at saka Twitter account. So, itong procedure na ginagawa ko na to is deadbolt, is for technician only po. So, sana po yung mga subscriber ko na hindi technician, huwag nyo pong sabihin na mura lang po. Napakahirap pong gawin ito, kaya kung magkano po yung simil ng technician, huwag na po kayong magreklamo. Kasi, hindi po ganun kadaling gawin. It takes time and pinag-aralan din po ito ng matagal. So, tapos na po. Bubunutin ko na. Then, siyempre, itatry natin. Tanggalin muna natin yung ating... Mas safe po kung magpa-flash kayo niya ng walang battery. Yun nga lang, kung nagdi-DC-DC pa rin, yun ang kaibahan sa may battery. So, siyempre, testing muna tayo para malaman natin kung talagang okay na okay siya. Let's see. Buhay po. Ayan po. Nag-charge na po siya. So, bubuhayin ko na.
isa na namang tutorial ang aking ibabahagi sa mga kapwa o technician na hindi pa alam yung tools ko nito, pero sa mga technician na alam na sana naman huwag nyo ako ibas. Good luck sa mga gagawa pa nito. Kasi pag dinirect natin siya sa pag pinlas natin siya direct sa MRT, tapos yung partition ng PON o yung EMMC hindi compatible, kumbaga sira yung pinaka partition niya, hindi siya nagtutuloy kasi na-try ko na yan ilang beses. So kaya ang ginagawa ko, nire-partition ko muna siya sa IC Digital. Doon naman sa file na ginamit ko, para sa akin lang po yun, kung gusto nyo bumili or marunong kayo mag-extract, di extract nyo na lang din po. Kung may AC JTAG naman kayo, kaya namang i-extract yun po. Yung remote server na flash file. Yung OFP, kaya i-extract yun. Next video, papakita ko kung paano ko i-extract yun. So, next naman, ang gagawin natin, syempre, unang-una, wala pa, hindi pa naman. So, eto, meron pa itong tinatawag natin, MRT. So, hindi yan may skip. So, ang gagawin natin, i-reset muna natin siya, no? So, check natin kung nakikita. So, lakayan ko muna itong video na ito. Yan lang, may makita. Gawin natin, next, ay type natin, asterisk, number sign, 812, number sign, so call lang natin. So lalabas siya, Chinese yung lalabas sa kanya, then click nyo lang, automatic, diretso na siya dun sa pinaka home. Then pagdating sa pinaka home, punta tayo kay language, lagay natin siya sa English, then next, hindi mo alam kung saan pipindutin dyan, itong gitna lang para mag okay. So balik tayo ulit kay settings, then punta tayo kay about. On natin to ng click natin yung version ng 7 times para mag-on yung developer option. Then pagdating kay developer option, punta tayo kay add settings.
After kay add settings, yan, i-on natin si UAM unlock. Then, si USB debugging. Then, after nyan, i-reset natin siya. Then, factory. Ayan po, factory reset. Then, yung pinakauna, erase. So, antayin natin siyang tapos. Configuration na lang yan. So, next na lang tayo ng next. Select natin yung country. Country. Then next. Skip. Kuntiin nyo. So, yun nga, nabuksan na natin yung, nabuhay na natin yung patay. So, ang gagawin naman natin, check natin kung may IMEI. Asterisk, number sign, 06. 06, number sign. So, yun, makikita nyo. Ayan, null. So, wala pa rin siyang IMEI pala. So, hindi pa rin natin siya magagamit kasi nga wala signal. So, ang gagawin natin dyan, i-on natin yung pinaka USB debugging. So, bago yun, hindi lang po dito, pupunta pa tayo dun sa code na gagamitin natin. So, about, click natin to 7 times yung version, then back, punta tayo kay additional settings, then developer option, on natin ulit yung UAM unlock, then USB debugging. So dito, kailangan mapalabas natin yung USB debugging na nilalagyan natin ng check. So, type natin yung asterisk number sign 800 number sign. So, ito yung lalabas sa kanya. Punta tayo dun sa others. Then, USB EMC. Then, pindutin natin to si Open GS0 port. Then, back natin. Punta tayo kay AAPC enable enable tapos back tapos bunuti si USB ibalik then transfer dock. So after mag ano nyan madetect, ang gagawin naman natin is punta tayo kay UFI naman.
Ito, full tutorial to na ginawa ko. So, baba muna natin dito ang ating video. Then, baba natin itong ating pausa natin. So, CUFI ang gagamitin natin is CUFI Android Toolbox. Gagawin natin dito is punta tayo kay MediaTek, select natin yung brand Oppo, then yung model, yung model is F9 1823. Then punta tayo kay dito pala service. Punta tayo service. Then, after service, yung always, hindi na alisin yan, okay nyo lang. Then, lagay kayo na IMEI. So, ang Oppo is 86443107. Back may stop. So, lagyan natin ito ng check. Tapos, at mode, 80 mode, then rewrite natin. So, verify success. So, ang gagawin ho natin dyan is yan. So, pag ano natin, pag yan na, okay na po yan, then lakihan natin ulit yung ating video. Yung layo. Sabi sa'yo, kunin mo yung 4K eh. Ha? F9 din? Kung araw eh, F9 din to eh. Ha? Tatlo yan? Tatlo yung combine yun, tsaka MRT. Ah, tatlo? Sa kong flash? MRT. Tapos, backup sa... Eto. Hindi, pag repair partition to, tapos plus mo sa MRT, rebuild ay MI. Ah, sa'yo yun. Ang rebuild IMEI. Buti nga, nag-update sila ng rebuild IMEI. Wala ko palang binigay niya nung bukas na lang yung 300. Hindi, Pat, step yung kulang ko saan? Unit. Bukas na lang yung 300. Hindi, eh. Ay, sabi niya yung Mike, para ako siyang nakita ko. Dapat. Ah, eh, tingin mo na. Tingin mo na. At tingin mo na yan. Tama. Eto yung bahay ko. 1-2. Bali yung tag mo ganda yun. Saan ang nangyayari ng ulang niya? Ah, 300. 400. 400. 1. 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 1
Hindi. In-extra ko yung OAP. OAP, in-extra ko. Yung pang remote service, in-extra ko yun para magamit to. Tapos, yun, pa-flash mo sa... Ito, i-re-repair mo muna partition dito. Repair partition, tapos yung DAP.
dampain para makita yung firmware niya para ma-detect pa ulit sa computer. Pag na-detect na sa computer yon, okay na yun. Pwede mo na siyang i-plus sa MRT. F7 pops, kaya na rin. F7? Oo. Kaya, hindi. Sige, sige, pops. Medyo hinaan natin yung ating brightness para makita. Ayan. Kita nyo. May na. Kanina nal. So, okay na to. Pwede nang gamitin. So, yun. Ang mga gadget. Isa na namang cellphone ng ating nagawa. So, hanggang dito na lang yung video ko. See you on my next video. Paalam.